Ito ang ating kauna-unahang project. Microprocessor, Arduino Pro Mini, limit switch. Yan. On, off, on, off. Relay, para pwede natin lagyan ng AC load. Ilaw, fan, kung anumang gusto ninyong kontrolin. Ito ay isang programmer. Okay. Ito ilalagay sa computer para mag-program. Pero sa ngayon, i-discuss ko muna sa inyo kung paano gumagana. Programming, another video yon. Ito, power bank, para makita ninyo kung paano paanda rin. Okay. Ang program na nilagay ko dito, kapag itong limit switch, assuming nakasara siya, kapag nabuksan, kung ito'y nakalagay sa pintuan o sa bintana, pag ito'y nabuksan, makikita ng microprocessor na nabuksan na siya. Pag nakita ng microprocessor na nabuksan siya, ite-turn on niya itong relay. Okay. So, ito namang relay, pwede naman ilagay ito sa ilaw o sa fan para iikot ang fan, o kung sa ilaw, aandar ang ilaw. So, makikita nyo na gumagana yung relay kasi magigreen yung LED. Okay. So, makikita nyo, ang ginawa ko, hinati ko para maintindihan ninyo na itong side na to, input, itong side nito is output. Although, pwede mong gamitin itong mga pins na to. Kay input, kay output, pwede mo siyang gamitin. Okay? So, ngayon, ang hininang ko lang, yung pin number 9 at saka ground para sa ating limit switch. Okay. Para sa ating relay naman, ang ginamit ko ay pin 10. Pin 10, output. Pin 9, input. Yung power supply ng relay, kinuha ko sa BCC at kinuha ko sa ground. Ito ang programming pin. Dito mo lalagay yung programmer mo at ilalagay mo sa computer para ma-transfer yung program mo sa loob nito kung ano man ang gusto mong paggawa sa kanya. Yung nilagay kong program dito, yung nilagay kong program dito ay pag naka-on yan, kapag bumukas, makikita ng relay, so mag-off, mag-on na siya. Pero hindi siya, pag in-on mo ulit siya, hindi kagad siya mamamatay kasi may delay siya. Nilagay ko ng delay na 10 seconds. Yung 10 seconds delay, pwede ninyong baguhin sa program yun. Gusto ninyong gawing 1 oras bago mamatay, 2 oras bago mamatay, 3 oras bago mamatay. Kunyari, nasa ang kwarto ninyo, pagpasok mo sa kwarto, gusto mo bumukas yung ilaw mo, masesense nito na bumukas yung pintuan dahil pumasok ka, masesense nito na yung limit switch gumalaw, gumana yung limit switch, bubuksan niya yung ilaw mo for 3 hours. After 3 hours, mamamatay na siya kasi matutulog ka na. So, hindi mo na kailangan tumayo para patayin ang iyong ilaw sa bedroom mo. Yan. Para ma-demonstrate ko ito, gagamitin muna natin itong programmer para sa power supply. Kasi meron ditong pin na ground at saka VCC. Gagamitin natin yun. Lalagay ko dito. Yung kulay itim is ground. Yung kulay pula is VCC. 5 volts kasi ang ating Arduino. So, ilalagay ko siya sa kita mo, sa power, sa USB. So, ngayon, naka-on siya. So, sasara ko na yung pintuan. Pag sinara ko yung pintuan, mapapansin mo, 10 seconds delay. Okay? Bubuksan ko ulit yung pintuan. Assuming pintuan, bubuksan ko siya. Nakita mo, iila ulit siya. Kita mo ba yung green? Green yung ibig sabihin naka-trigger siya. Sasara ko yung pintuan, pok, sinara ko yung limit switch, mamamatay yan for 10 seconds, after 10 seconds.
kasi. So, bukas ulit ang pintuan. Papasok ako sa kwarto ko. Pak, automatic, iilaw. Tapos, sasara ko yung kwarto ko. After 10 seconds, mamamatay ang ilaw ko. Again, ulitin ko, pwede mong i-program yung delay. Pwedeng 1 minuto, pwedeng 1 oras, pwedeng 2 oras, pwedeng 3 oras. Lahat yun, tuturo ko pagpasok natin sa, punta natin sa programming module. Okay. Sa ngayon, ito muna para sa ating actual circuit. Salamat po.